sa lahat ng mga katek, mga subscribers natin, bago tsaka luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel natin, lahat ng mga ka-viewers, silent viewers, magandang araw. Ito na ngayon yung pinakahihintay ng nagre-request sa atin tungkol sa isang 500 watts class D amplifier. So ito na yon. Ayan siya. Sana mapanood tong video na to at para naman na makita mo kung paano magpi-perform tong isang maliit na 500 watts. So ayan. Sinikap talaga natin makakuha ng ganito kasi ang hirap maghanap ng mga ganitong klaseng amplifier na makabili ka ng buo. So ito na ngayon, nakakuha na tayo. At i-check na lang natin, papakinggan natin para makita nung nag-request sa atin kung ano nga ba talaga yung ibubuga ng ating 500 watts class D amplifier. Tapos shout out dito kay ano, Alkim and Technology. So nagtatanong siya dito yung nakarang upload natin tungkol sa dual output voltage doubler. Ano ba raw yung connection nito? Paano daw yung connection? So yung connection naman ay napakasimple. Nandun lang naman sa in-upload natin. Tapos yung isang tanong pa niya, gusto niyang makita to kung paano siya gagana na may load. Siguro parang alanganin pa siyang maniwala na yung circuit natin gagana dahil nga tulad nung sinabi ko na first time mayroong ganito sa YouTube ng ganitong circuit na dual output voltage doubler na dalawang single output transformer yung ginagamit. So, ito na ngayon, Alkim and Technology. Tingnan mo ng maigi. So, wala tayong binago sa circuit. Ayan, kung napapansin nyo, ganun pa rin yung circuit natin. Ayan, so paalala ko lang sa mga gustong gumawa ng voltage doubler na ganito. Kailangan yung C3 at C4 na capacitor, yung filter capacitor, kailangan malaki yung capacitance value dito kumpara sa C1 at C2. So, naging malaki lang yan dito at maliit to dahil yung output dito, output filter ay wala akong 63 volts pataas na malalaki yung capacitance. Kaya ginamit ko yung 160 volts na 220 microfarad lang. So, hindi na magaanong masilan sa filter yung class D natin dahil meron na siyang sariling dalawang filter din dito. Ito. Ayan. So, yung ginamit ko dito malalaki dahil wala din tayong maliliit na 50 volts. Ayan. Kaya, naging malaki dito. Dito naman maliit. So, kung susundin natin yung mga proper filtering talaga, ito maliitong ganito. So, paalala ko lang, huwag niyong gayahin yan. Kailangan talaga dito sa output, mas malaki yung ano niya. Mas malaki yung C3 at C4, mas malaki yung capacitance value. So, dito, yung dalawa na yan, so po pwedeng mayroong dalawang tigwa 1,000 microfarad lang dito. So, pwede na. Yung pinakamababa, 1,000 microfarad. Okay? So, ngayon, itatry natin para makita nung nag-request itong amplifier kung paano ba ito mag-perform. Tsaka kay Alkim and Technology. Kung dito sa ating amplifier ay, dito sa ating power supply ay gagana ba siya na magdadrive dito sa 500 watts. Kung ano ba yung, hindi ba siya mag-overheat, hindi ba siya babagsak ng maigi yung boltahe niya. Okay, so titingnan natin. Lagyan natin siya ng load. So, ay yung source natin, dito lang, yung cellphone na yan. So, hindi tayo gumagamit ng ibang preamps or equalizers, mixers. So, dito lang tayo. Ito lang yung source natin. Tapos, as usual, yung ating speaker, yung 200 watts na 8 inches, 4 ohms. Ito pa rin yung ating gagamitin. Okay? So, tingnan na lang natin maigi yung cone. Kung paano siya babayo, paano siya magpi-perform. Try natin. We'll be right back.
Okay, so narinig nyo na yung low tsaka high frequency. So malinis yung high frequency, malakas yung kalabog ng low frequency. Ngayon naman, susukati naman natin yung voltahe dito kung ilan yung binababa. So yung original voltage dito ay 62 to 63 volts yung output na walang load. Ngayon titingnan naman natin kung ilan yung binababa niya habang tumutugtog. So bumababa siya hanggang 50. Tapos dito naman. So ayan, nakita nyo na, yung binagsak ng ating voltahe ay bumababa siya ng mga 12 to 13 volts dahil yung ating transformer ay 2 ampere lang. So nakaseries yan. So kapag nakaseries yung dalawang transformer natin, dalawang tigto 2 ampere, yung voltahe lang yung tataas niyan, yung amperahe ganun pa rin. Pero kapag pinaralil natin yan, magiging 4 ampere yan. So dahil nakaseries, 2 ampere pa rin yung kanyang amperahe. So kung gusto nyong di siya babagsak yung voltahe natin, kailangan natin ng malalaking transformer. Ito. So yung supply nito, original supply nito ay nasa 6 to 8 ampere yung kanyang current, yung required current niya. So ayan, nakita nyo na yung performance. So Alkem and Technology. So siguro naman maniniwala na kayo na gumagana yung ating power supply. Ayan, may load siya, nilagyan natin. So focus natin para makita nyo talaga kung totoo ba na gumagana siya. Ayan. Okay? Okay? Ayan siya. So wala tayong binago sa circuit natin. Ganun pa rin. Saka yung ating maliit na class D amplifier. Ayan. So hanggang dito na lang. Maraming salamat. God bless at bye-bye.